kakaalaman. Game 1 pa lang, kailangan na talaga mag-all-in ang dalawang koponan. Smart Omega, they need to win this series. Kailangan nilang hawakan yung momentum na meron sila dito para nga bawiin na nga yung mga points na hindi pa nila nakukuha. While for Echo, kailangan nilang linisin pa rin. Kumbaga, ma-equip nila na malinis yung record para dito sa ating regular season. Yeah, and sa ngayon, may mga konting pokes na ginagawa ang magkabilang panig, Yawi and Storm, Storm rather, and may mga pagsilip din si Migo. Actually, magandang ginagawa niya, no? Kinakapaan niya kung saan manggagaling itong si Carl TZ, kung ano yung rotation niya pag sa pagkuha ng objective. Okay, so may sobrang crucial ni Sanji dito kasi yung Petrify. At tatlo yung Petrify na meron dito ang Echo. Isang makapitan, pwede na talagang mapigyan ng dire-diretso. Kaya din naman magiging crucial yung naging choice dito sa Omega. So sila yung nasa depensa ngayon, Purify. Sila naman yung may tatlong Purify. Petri laban sa Fury. Parang ano eh, kung iisipin mo, medyo crucial din eh. Pwede kasing ipang bait lang yung isang Petri. Kung magamit man yun, okay, meron pa tayong dalawa, di ba? So ngayon na challenge para sa Smart Omega kung hanggang kailan nila hahawakan yung Purify na to. And ngayon, level 4 na yung ating mga junglers. And 25 seconds pa naman bago mabuhay yung unang main objective natin, which is the turtle. Pero ngayon may ginagawa at pinaplano dito ang Smart Omega. Mukhang plano lang talaga nila ditong... Uy! Ayun na nga! Sa minimap, nakita ko, boss. Nako. Binigla tayo, boss. Talagang kuha kagad doon ng first blood off Cam Killion. Pero ang ganda nung naging desisyon ng barangay, nabigyan kagad yung mid lane para magkaroon sila ng slight advantage coming into the turtle fight. Ang pinakamahinang stage kasi ng isang Gusion ay pag di pa siya level 4. Yeah. Wala pa siya talagang defensive maneuver. Kaya naman, maganda yung desisyon ng Omega na bigyan yung mid lane. Oops. Pero Black Dragon 4, mailalabas. Uy! Pedro Nurshek. Then! Nahuli ata nila, pero agawan pa rin ang mangyayari. Uy! Ang nakakuha pa ay si Sanford. Nagkamali ata dito, boss, ng retry. Hindi nila na-secure yung turtle even though na sila na sana yung merong advantage. Echo, with that turtle take, hindi gaano lalayo yung kalamangan even though na na-secure ng barangay yung first blood. Maganda dito sa Echo, nung after nila makuha yung turtle, talagang out eh, no? Walang kahit anong overextension whatsoever. Alam nila na wala na silang mga ultimates para i-burn doon at wala pa yung damage dealer nila. That's the discipline mula doon sa Echo. But how about that? Ang nakakuha pa talaga eh, si Sanford. Feeling ko na padaan lang din yun eh. Kaya just siguro, di niya rin na-expect. Nasagi nung dragon. And actually, kung titignan natin, medyo nagkaroon ng lugian talaga. Pero Omega pa rin, nandun pa rin naman yung pag-control nila. Miko dito doing a great job. Nabigyan lang ng vision itong side ng Omega para alam nila kung saan manggagaling. Kasi sa ngayon, very crucial yung mga gold tainers. Pero si Ryzen dito, may mga paghahabol and umi-sticker kagad si Carl. Sa may silip lang eh. Gusto sana humabol. Pero medyo delikado rin pag ikaw yung funny tapos habulin mo yung Akai. Kasi alam mo namang meron siyang heavy spin na kaya kang i-lockdown if tama yung angulo. So medyo pagdating sa mga turtle fight, hindi mo alam kung sino talaga yung lalamang. Not unless huling dadating sa eksena itong isang funny na alam naman natin na sobrang taas ng mobility. And sa ngayon, Yawi and the rest of the members coming in from Echo ay nandito sa may top lane. Miko, Rito at si Yawi ay lalangoy pero wala siyang matatagpo ang kahit sino doon. Now, available na yung Genius One ni Sanji. Ang bilis nito, ha? Sakit yun. Mystery Shop giving its advantage at alam natin, kapag meron na kapitan ng first kill yung Shadow Blade, may combo agad dahil dun sa Petrify at syempre, kaya nila makapag-minus one agad. Tapos meron pa silang kadita. So, kung titingnan natin yung support duo ng Echo, pang minus one eh. Omega, kailangan nilang mag-ingat sa pagbigay ng kanilang posisyon. Kahit si Ryzen hindi ligtas dahil dun sa mga Petrify na meron ng Echo. Siya lang kasi yung walang Purify. Ngayon, may pag-amba na gagawin si Sanford. Ibo-burst na nila. Kaso nga lang, nag-an yung dragon, nakalipad, tapos pinalagay yung dalawa. Si Storm, ang nadelikado. What an outplay coming in from Sanford. Turtle naman ngayon. Eh, didikit lang ni Carl, pero nalang yan. May Petrify pa. Si Miko na ma-flicker out at mukhang makakaligtas. Pero dahil doon, makukuha ng Echo yung turtle ng libreng-libre. Napakabilis ng ginawa doon ng Echo. Hindi na nila sinayang yung pagkakataon right after i-takedown itong si Storm. Tuloy-tuloy sila sa pagkuha. And actually, ang ganda rin ng ginawa dito ni Sanji. Inamba niya yung Shadowblade Slaughter niya para if ever man nag-go or babalik, eh makukombo niya kagad. Grabe. Uy! Uy! Crow!
Sanji with the play. Pero may wave the dragon. Si Carl Tizzy ang plano lang kunin pero napa-heavy spin lang para makatakas sa sitwasyong yun. Yung Sansan duo, hindi binibigo ang lahat. Grabe yung ikot. Parang alam na alam nila kung kailan sila dapat pumasok doon sa mga sitwasyong ganun eh, no? Yung combo ni Sanford, alam, kabisado talaga niya itong Yuzhong. Na alam niya na yun, na-burst down na siya, tapos na proc pa rin niya yung passive, napuno niya yung mga essence, at minsan nabalik yung buhay niya. Tapos, hindi siya nag-overtime doon sa dragon form. Nung tumama na yung mga dalawa, tapos alam niya na may pwesto na siya for the petrify combo, binigyan na talaga niya. Bumaba na siya sa pagiging dragon. Kabisado kung paano gamitin itong Yuzhong na to. Mm-hmm. At dahil dyan eh, lumalamang na yung echo. Actually, may idea din sila, no? Sumipa itong si Miko. Pwede nga sila actually gumaw doon, but still, alam nila at nirespeto nila yung damage output na magagaling sa Omega. Pero ano na nga ba mga items natin, Wolf? Okay, so Hunter Strike dito kay Yuzhong. Means na kaya mang one hit ng mga nasa likod, particularly si Storm. So kailangan niya mag-ingat ng sobra. Mm-hmm. And of course, itong si Kadita, palapit na dun sa kanyang, I think mag-COD ba itong nakuha siya na legend? Mukhang ganun na kanya. At syempre ito, carry. Two items na itong si Benny, quietly, nandun, nagpa-farm na pala. Tahimik lang eh. Literal na tahimik lang kasi hindi talaga siya nagbibigay pa ng enough na, kumbaga yung kill participation niya dito sa early game, hindi mo pa talaga mararamdaman. Hindi pa siya sumasama, nagfo-focus lang siya sa kanyang sarili upang mag-ipon nga talaga. Pero mukhang nakakaramdam din si Kelra na mukhang may namumuumbag yung nga sa may bandang itaas at may conceal play pang gagawin para lang tumawid doon sa kabilang bush. Ngayon, babasag sila pero hindi ata nakakapit dito si Sanji. Miko! Oop! Napalihis yung Sipa dahil nga nakapag-dash away. Pero ngayon si Sanford naman, papasok na under the turret. At wow! Makakayanin niya. Pero siya ay mapapatumba. Dumikit naman si Sanji dito with the combo. Oops. Sanji, naamuyan. Hindi naging enough yung kanyang pagtakbo para mawala yung apoy. Pero hindi pa ata tapos. Okay, so distansya na muna ang itatawag ng Smart Omega. Pero dahil doon, nabasag na yung Tori sa top. Iba yung duo ng Sansan. Hindi tumama yung unang combo nung incandescent si Sanji. Pero nung nakapag-petrify na si Sanford, saktong-sakto yung timing niya. Doon niya na-lockdown in place pati si Kelra. So, biglang nakapitan na nung Shadow Blade. Naku, boss. Naku, boss! Sabi ko na, nagkabali ka na. Pinasukan na pa agad ng abang mula kay Benny, Cutie at Yawi. May sipa naman dito si Miko na isilang gumante. At magiging successful naman sila, pre, dahil si Kelra ang makakakuha doon. Middle lane, binitawan na ni Storm yung Feathered Airstrike. Carl Tizzy dito, tahimik lang din na nag-aabang. At iipitin niya si Kelra, kaso ka lang sobrang layo. Napatumpa din si Sanji. Renjo nga lang makakasalubong si Benny Cutie. Si Daddy Benny, nag-aanap ng next target. Aabot pa yung isa, mala homing missile lang. Grabe, Benny Cutie doon. Hindi niya in-expect eh. I mean, hindi in-expect dito ni Renzio na may sasalubong sa kanya. Magandang counterplay mula sa Echo. At least kahit papano'y nakabawit, hawak na nila ngayon yung gold lead. Yung Omega, hindi pa sila nakaka-recover dun sa move ng Echo dun sa may top lane. Tapos, biglang nakahanap ng pwesto dun sa may bush dito sa orange buff. Itong dalawang members ng Echo at si Yawi pati si Benny, ang pinaka-perfect pa dun, napunta yung kill kay Benny. Oh. Hindi ganun kadali dahil wala naman talagang actual burst na pag early game ka bilang isang carry. Tapos yung kaagawan mo, Sakadita. Kaya nung namatay dun si Yawi, okay na okay lang yun dun sa Echo dahil ang namatay lang sa kanila is yung kanilang roamer. Yun nga tapos eh. Nabigyan ng kill si Benny, safe siya nakalayo. Eventually makakuha ng dalawang importanteng kill yung Omega. Pero nabibigyan ng Echo ng tamang farm yung mga tamang players nila. Pero may consistency na nagagawin. Miko, naghahabol with the Shunpo. Pero nakita na siya ng mga members dito mula sa Echo. Nakabasag din ang turret dito sa may bottom lane. Pero EFAS pa rin, safe pa rin dito mga members ng Smart Omega. Smart Omega, kailangan nila maghanap ng perfect na sipa mula kay Miko. Yung setup na inaabangan nila, yun lang ang kailangan nilang abangan. And si Miko, ginagawa niya yung trabaho niya na magbigay ng info para sa teammates niya. Pero yung mga sipa niya hindi pa sumasakto papunta doon sa mga kakampi niya. Kumbaga yung alley-oop niya hindi pa nasasalo. Ngayon si Yawi at si Sanford may pinaplano dito. Black Dragon form para i-zone out lang yung mga members mula sa Sport Omega. Ngayon yung Lord! Nakuha pa rin talaga ito ni Carl Tizzy. Tapos naghanap lang naman ng next target yung Echo. Pero nakasipa na nga dito at si Yawi nga ang plano nilang bigyan. And that is a kill para kay Kelra. Pero si Ryzen sinusundan lang. Very cutie with a flicker securing another kill. Pero mabawi naman sila dito. Carl Tizzy ang next target. Maraming gulo ang nangyayari sa gitna ng mapa. Pero nakikita naman natin yung palitan. That is two kills
Tapos may isa yung Echo, kaso nga lang yung Lord na secure nila. Yun nga, and napakaganda na naging team fight na yun. Ano ba ang naging sekreto ng Echo? Oh, I mean, ng Smart Omega doon, paano makabawi? Nakita nila si Yawit na isolate nila, tapos binursed agad nila. Hindi pa nagpaproc yung passive ng Talasopovia from Dakadita. Unfortunately, nakakuha ng kill doon kay Ryzen off the map kasi si Benny handa doon sa may push na yan. Ang maganda nga lang, na-activate nila si Kayla. This is already the power spike na pwede natin expect doon sa Harith. So, siya na yung second most damage dealt dito. And isang bagay na kailangan natin take note dito, Kelra ay sobrang masterful gamit itong Harith. Isa sa mga signature picks niyan. Importante na bigyan pansin ng Echo itong Harith na mula dito kay Kelra. And ngayon, medyo nagkukumpulan ang mga members mula sa Echo. Pero, hindi, atrasan muna. Grabe yung push ng minion sa baba. Naipon talaga. And alam ng Echo yung tamang ikot kung saan sila pwesto kagad. Alam nilang ipon yung minion sa baba. So, hindi na natin kailangan puntahan doon. Kung maghahayaan na natin yung minions mag-push, tapos hanap tayo ng opening. Ang ganda rin nung naging desisyon ng kabila. Pero mukhang andito na ngayon, Echo Express, rumaragasa. At si Miko ngayon iipit na habang si Renzo ay nandun sa may patilikod. Si Miko ang laging target. Habulin nga talaga nila, pero Feathered Airsec binitawan na. Sanford naman dito medyo delikado. Nakapitan siya, nasa bunutan. Nakakuha naman ng kill dito yung isa. Carl Tazy, kailangan niya mag-back away. Nagwawala na nga dito yung Omega kasi kompleto yung lima. Maaari pa silang bumasag ng Tori sa gitna. Medyo umasim ng bahagya, pero ang target na talaga ng Echo doon ay basagin yung gitna. Pero nakahabol din ang Smart Omega at nakasagot. Isang bagay, isang weakness na na-exploit dito ng Omega is walang pipigil doon sa Fanny kapag nakaangat na si Yawi at si Sanford. Once nakita ng Omega na pwedeng na nagamit na nga, nakapag-initiate na doon si Kadita pati si Yuzong, parang green light na yun doon sa isang Fanny na gumuna doon sa may likuran at hindi pa kaya ni Benny. Wala pa siyang wind of nature kung hindi ako nagkaamali. So it means na pwede pa siya talaga ma-one-shot ng isang Fanny na naka-high and dry. So, typically, di ba, iba-iba yung mga nagiging choices dito for the Fanny. May Festival of Blood. Exactly. Pero panghabol talaga sa backline. So, alam na natin kung ano yung mission dito ni Ryzen. And it seems like, naghahanap pa siya ng opening yep. And hindi nabibigay ng Echo yon. Pero sobrang surprising no nakikita natin. Kasi, sobrang dikit. Wala kang lamang dito eh. Sa totoo lang eh. Nagpapalitan lang. Parehas lamang ang Echo at Omega ngayon sa Game 1. And dito natin naiitaan na yung puso ng Barangay Omega talagang tumitibok-tibok pa. Andyan nakikita mo kung gaano kalakas against the world champs na hindi pa natatalo dito ng series. Ang ganda ng pinapakita ng Omega sa totoo lang. Yeah, ito yung classic Smart Omega na sobrang sanay sa mga gantong klaseng sitwasyon. Carl TZ, nakikipagsayaw lang dito sa Lord. Pero tingnan mo si Yawi, naka-conceal para may planong gagawin. Si Yawi talaga, ganito na ang galawan niya. Paboritong-paborito niya to. Nakita na rin natin to against Escalera nung nakaraan sa TNC. Mahilig siyang umikot. Mahilig siyang na naghahanap ng dadaan na mag-isa. At si Kelra nga yun. Naku po, nag-check si Kelra. Pero si Yawi, hindi pa rin talaga siya bibitawan. Nagamit na nga dito yung langoy. Yung Lord, bibitawan niya bala. Pero andito naman si Carl Easy. Kailangan lumapit ni Ryzen. They have the vision. Kailangan lang talagang sumakto nung retrieve. Pero si Sanji naghahanap din dito ng opening. Sipa. Medyo malayo-layo si Ryzen. Nag-aabangan lang. This is a literal Lord. Pantanes, the stolen Lord coming in from Stone. Feathered Airstrike lang, sapat na! Pero maghahabol dito ngayon ang Echo. Gusto nila kumuha ng isa, and Rezio ang kanilang naging target. Sobrang clutch mula kay Storm na nangyari. Dahil yung Omega, hindi na talaga pabor sa kanila yung Lord Dance na yun. Una sa lahat, nahanap na ni Sanford, nataga na niya doon si Ryzen. Napigilan na niya, dalawang beses na nag-cable doon si Ryzen. So, hindi na ganun kataas yung energy. At maganda na yung pwesto ng Echo. Tapos yung sipa ni Miko, masyado ding maaga dahil si Cartesi, tinigilan niya yung paghampas din sa Lord eh. So wala pa sa retreat threshold nilang dalawa yon. Nung paggamit ng sipa, yun sana yung combo. Pero si Storm lang pala ang papalit. Sobrang tasong damage output ng isang Farsa na halos retreat na siya. Yeah, grabe yung naging pwesto doon ni Storm. Pero Feathered Earthstrike ay bibitawan para makatulong na maklear ng mabilis yung mga minions. May combo na gagawin. Pero si Yawi nandun na naman ha. Nakaabang pero gagamitin niya yung Rough Waves para tumaka sa sitwasyong yon. Smart Omega, lamang sila dito in terms of map control. Even the gold, dito natin nakikita kung gaano sila kalakas. At yung Echo pa ang namang problema kung paano nila ito dedepensahan. Ganun-ganun lang, Omega, na bigla yung nakakalamang. Ito yung power spike nila. Masasabi natin sa Echo, kapag hindi kumukonekta yung kanilang mga initiations,
hindi talaga sila na-burst down. At katulad din sinabi natin, hindi mapipigilan si Ryzen kapag nagamit na yung combo dito ng Echo. So, sobrang importante ng role ngayon ni Yawi bilang isang kadita. Kailangan kumonekta yung mga initiations dito ng Echo. Otherwise, madali silang i-counter ng Omega. Yeah, and nakita naman natin, may attempt naman na ginawa si Yawi nung unang Lord fight natin doon sa likod, no, para dito kay Kerla. But unfortunately, parang alam na ni Kerla na parang ano, may something na sketchy. Oh. Wala, may player ako na hindi nakikita eh. Malamang sa malamang eh, nakatago lang yun sa mga damo at napanood ko na yan. Ngayon, Stoma dito with the feathered airstrike. Habang si Yawi ay nag-aabang na naman ha. Delikado pag may namali ng tawid. Dito sa Aibo siya may bandang ibaba pero yung Omega pa rin. Nakikita mo yung disiplina nila na even though meron silang enough gold, even though may enough control sila sa mapa, hindi sila careless enough na pumapasok ng basta-basta sa mga bush kasi alam nila kung saan designed yung team comp ng Echo. Yung pick off nga talaga. Yeah, and sa ngayon, Smart Omega, nakikipaghanapan lang dito sa mga members mula sa Echo. At 20 seconds bago mabuhay yung next na Lord. Ngayon, parang ang Echo ngayon ay parang gusto na nilang pumuesto at gustong abangan itong mga darating na pangyayari mula sa Smart Omega. Ganda nung silip ng Omega doon pero paunahan lang talaga sila ng posisyon doon sa mismong Lord Pit. And medyo delikado na kung mauuna pa dito si Kelra, kaya kailangan talaga andun si Miku eh. Pero may iba silang plano. Nag-aabang na naman sila na mag-overextend. Yung ikot ni Yawi, pinipredict na nila eh. Yeah, at saka nakikita mo na parang kinakapa nila yun. Tinan mo, si Miku dumaan doon sa may bush. Ayun, hinahana po. Oh, finding Yawi. Finding Yawi. Ayan na. Nako, finding Yawi nga talaga ang nagiging kampanya dito ng Smart Omega habang si Cartiz at si Renzio nakikipagsunugan mula dito sa kanila mga Molten Essence. Ay, hello. Loyo ni Ryzen, no? Ryzen ay masyadong malayo. Bababa sa 35% galing yung buhay nung Lord. Pero magde-decide eh silang i-reset. Ang ganda nung reset na ginawa nung nagpakita yung Omega. Parang ang call doon ni Ryzen, delay nyo muna pre. Wala pa ang purple. Eh kung tinuloy ng Echo yun, sa totoo lang, kuha na sana nila. Miko conceal. Uy, may conceal na gagawin. Sanford dito ay tatalon. Target nila dito is yung Lord. Pero kompleto kasi yung Smart Omega eh. Nandun sa mismong vicinity ng Lord yung limang members mula sa Omega. Si Sanford dito, maaaring maging target. Si Carl TZ, hindi nila bibigyan. Pero ako po! Si Stone ang nabigyan. Wala na yung inaasahan nilang Feather Tear Strike. Kaya naman mas matapang na papasok dito yung mga Orca. Ryzen. Si Sanford naman dito, bumaba na mula sa paglipad. Pero si Ryzen, papasok pa nga ba? Hindi umabot. Naharangan siya dito ni Sanford. At si Carl TZ naman dito ang maaaring mabigyan. Umiikot-ikot lang na tila ba parang trumpo. Pero makukuha nila ito, Kelra. Hindi kakayanin ng bagyo. At si Miko ngayon ay mapapa-flicker. Renzio magiging target. Incandescent play mula dito kay Sanji. May burst na nagagawin. Tatalon pa sana with the slam. Pero hindi ka na makakatakas sa kamay ng dragon. Lord number 3. Sinecure ng Echo at nagsimula yun sa pick-off nila. And then tinapos nung biglang pagpasok ni Benny QT. For the longest time, nung nagkakaroon ng malupit na kaguluhan, wala doon si Benny QT. Wala pa doon yung bagyo. Ngayon ha, mapapa-rough wave siya. Ang tingin ko pinaka-MVP doon yung harang ni Sanford though. Ganda yun. Sobrang mini-play lang siya. Pero hindi na-apwesto si Ryzen dahil doon. Cancel na naman. Naku, ang sakit! Si Ryzen nata tatawid lang. Nag-aarap siya ng opening. Pero ngayon, maganda rin ang pwesto. Pero humabol pa rin si Ryzen. Ay, sakit! Sobrang sakit ni Benny QT. Pero si Ryzen, buhay pa rin! Wow! Alone! Grabe! Wow! Gahibla na lang ang buhok. Ang buhay ni Ryzen at nakaligtas pa. Paano nangyari yun? Ibang klase. Ibang klase. Ginamit niya talaga yung Fanny to Hateful Effect na isolate niya doon yung isang kill. Tapos kung alam niya eh, na-force na niya yung Winter Truncheon doon. So wala na rin combo ni Sanji. And of course, isang ultimate talaga. Mapunta lang talaga doon sa range nung ulti niya nung cutthroat. Enough na yon at may konting lifesteal back. Siguro din yun yung isa sa mga additional reasons kung bakit siya nabuhay doon afterwards. And risky play coming out from Ryzen, but it paid off. Ang solid, ang swabe nung ang ganda nung cable siya paglayo, pag out. I think yun yung pinaka-perfect doon sa series of events na yon. Mga galawan na hindi maipaliwanag ng siyensya. Yeah. Yun na talaga yun eh. Tsaka parang bumabalik sa akin yung ano yung alaala na yung
defense ni Ryzen. Umaalala natin isa sa mga naging highlights play mula sa isang Fanny na hawak ni Ryzen. But ngayon, may mga pag-abang na sila na ginagawa. 50 seconds pa naman bago dun sa Lord. So mahabang window pa to para sa magkabilang panig na makapwesto at maka-abante doon sa minion flow nila. But sa ngayon, may maagang pagpwesto ginagawa ng Omega. And this means ang lahating laban ay stalemate na naman. Ang pinakalamang lang dito ng Echo, yung gitnang lane na pwede nilang i-take advantage. Kaso, when it comes to Lord Dances kasi, mas maganda na kapag yung side lane yung na-push mo. Madali kasing depensa niyo may mid lane. So sa parating na Lord number 4 na laban, mukhang even yung magiging health ng ating mga lane minions. Yun nga lang, merong advantage dito ang Omega. Meron silang isang Fanny na madaling makapunta dun sa mga lanes. Mm-hmm. So, pwedeng i-take advantage ng Omega. Push lang nila, shove nila, tapos siya nila kontrolin yung Lord. Yeah, isa sa mga parang pwede rin i-take advantage dito ng Echo. Ito naman sa kabilang panig para sa Echo. Si Storm dito, kumuha ng Winter Truncheon. Mm. So, hindi magiging available yung kanyang Purify hanggat hawak-hawak niya yung kanyang Winter Truncheon. And ngayon, Carl TZ, isinasayaw lang dun sa gilid or doon sa kanilang pabor na posisyon, itong Lord, habang itong mga members naman ng Echo, yun na naman yung mga pwesto, yung Yawi Bush eh. Galing. Yung Yawi Bush, oh. Yawi Bush. Tawiran niya yan. Wala, daanan lang yan. Pero si Miko dito naghanap ng pwede niyang ulihin. Pero nakatakas naman si Sanji. Nadikitan si Miko pero hindi niya naman kaya tong i-burst down yung Lord kalahati ang buhay. Kailangan mag-ingat pero natawiran si Ryzen dito. Yawi lumangoy na with the rough waves pero si Benny Cutie nakabang pala. Ay! This time, magiging successful na siya sa pag-takedown. Ryzen with the Winter Truncheon pero nakabang pa rin si Sanford. Lalilipad dito si Storm with the Wings by Wings. Ngayon, malaya itong Lord na kukunin ng side ng Echo. Yung base. And yung base, basag yung gitna. Uy! Abang ito na naman yung magpasok. Kelra with the place. Tumutori-tori lang siya pero sabi naman dito ng Omega, ihahatid ko na papunta sa'yo. Kami nang bahala. Pero ngayon magsisitakbuhan ng mga miyembro ng barangay. Delikado dito si Yawi, low on HP. Renjo na pa sobra. Storm with a crucial feather air strike. Dinigantan lang siya ni Sanford upang makancel yun. At si Miko ay humahabol pa rin. Sanford versus 4 members. Smart Omega pero sakto yung knock-up. Wow! Saved by the knock-up. Kamunti ka na siyang abutan ni Miko doon. Pero nakuha pa rin nila. And ang mga orka pa nga ang lamang dahil may Lord sila sa gitna. Hindi binibitawan ni Carl TZ yung vision. Minamarkahan niya talaga para walang makatiti or whatsoever. Nagsimula yung laban na to. Nung si Ryzen ay naakit doon ni Yawi. Akala niya din kasi magsusurvive siya. May Athena shield siya. So perfect yun against Yawi. Yawi pumunta doon sa may long bush. Doon sa may bottom lane. Mm-hmm. Tapos handa pala si Benny. Napasobra ata si Carl. Si Ryzen kailangan bumalik. Miko low. Siyang possible na bigyan. Pero makakasurvive siya. Carl TZ super low. And there goes Ryzen. Pero laging nakabang si Benny Cutie sa perfect moment na maaari niyang mabigyan yung kabila. Pero si Sanford nagwawala. Dito na ang Dragon. Kelra Immortality Pop. Miko low on HP. Pero napakasipa siya. Nakakuha pa ng isa. Pero mukhang huli na ang lahat. Bawas na sila. May minions pa sa baba. Pero mukhang kaya pa. Itutuloy ng Echo. Yung Echo Express. The domination mula sa kanila top lane. Pero hindi pa tapos ha. Makikipagbakbakan muli si Benny Cutie dito. Kailangan umatras si Kelra kasi wala na nga siyang mga kasama. Pero napaganda ng Chrono Dash para may iwasan. Play. And that is an outplay from the gold standard. Kelra securing a kill. Crucial kill para sa kanilang defensa. At si Sanford ngayon, dito na ipopyo kayo. At si Benny Cutie mamamatay. Nagta-tower lang. Nagbe-base lock sila dito. Pero di sapat. That is a clean wipe. Out. Mula sa barangay, maaari nilang rektahin dahil si Carl na lang ang mabubuhay. Will this be enough? Matatapos ka ba nila yung laro? Itutuloy ng barangay ang kanilang pag-abante. 11 seconds bago mabuhay si Sanji. Kailangan tibayan ni Carl. Andito yung pulutong ng mga minions. Feather Rush ang bibitawan na niya. Ryzen Storm at si Kelra ay ready na. For the team fight. May isang minion pero naipit naman to ni Carl TZ. Successful siya sa paglulog kay Kelra. A beautiful defense mula sa Child Prodigy. Wow! What a game! Ibang klase, back and forth ang suntukan ng magkabilang koponan.
Basag na lahat ng outer inhibitor turrets dito ng Smart Omega, pero nagkaroon ng opportunity na umabanti. Whew. Sabi ni Kel na kay Benny Cutie, galingan mo dahil ako na yung katapat mo at nagpakitagil siya. Pero sabi ni Cartesi, teka lang ha. Look at me now. Wonderful defense from Cartesi once again. Kanina na umangit yung kanyang pwesto nun sa push nila doon sa may base. Pero bumawi naman din agad siya. Plus points. Zero kills pa ngayon si Cartesi, pero hindi mo makakalimutan yung play na ginawa niya. O yun na, may petrify. Nagagawin ni Stone, Stone magiging target. Available pa yung kanyang Winter Trajan dito. Nagamit na nga niya. Kaso nga lang, inabangan lang din siya right after the immortality. Nakuha nila yung kill onto Stone. Sobrang tagal ng death timer sa ngayon. It's yung 25 Lord. Minutes in. And sobrang crucial noon kasi isa si Stone sa mga kailangan nila upang madepensahan tong paparating na Lord. Matagal ang death timer. 50 seconds as 57 seconds para kay Stone at yung Lord ay lumabas na kaagad. Sa gitna dadaan. Na 45 seconds, boss. Nako. Mahirap ito, ha. Pero papaano didepensa dito, Wolf? Kailangan i-cut yung mga lanes. And ito yung problema kasi nandito si Benny, meron pa siyang flicker. So pwedeng... Siyawi! Oh, Siyawi! Nahuli nila! Yung nag-iisang kill sa may bandang likuran at maaaring ito na nga ang katapusan! Orca pa rin ang banana egg sa unang laban! Wow! Echo Express! Ibang klase yung puso na ibinigay doon sa game number one. Grabe. Ibang klase. Ito na yata yung mga ano eh. Pag, alam mo yung cliche na sinasabi ng mga players pag in-interview sila ng bigyan natin sila ng magandang laban. And I think both teams have shown us a...